Welcome to another episode of Ask MA the Podcast. If you want to be part of the show, let's say you have some stories, questions, or if you need some advice, send me a message on my social media accounts on Facebook, Instagram, or Twitter at MABuendiaHD, and I will give you a call. All right, guys, we have a guest on the line. He is Ryan, 25, from QC. Hello, Ryan. Welcome to the show, and what do you want to talk about? Hello. Masaya. Diba? So since lockdown ngayon, nakakamiss umaura. Hello, especially sa mga afam, diba? Okay. By the way, for the sake of our listeners na hindi alam yung afam, it's actually a foreigner around Manila. So normally yan yung mga, it's either mga American expats or Canadian, British, Black, Chinese, yung mga foreigners na nandito sa Philippines. But normally, it's pertaining to white people, di ba? Curious lang ako, Ryan, when was the last time that you have dated an AFAM? Ang tagal na, last year, November. Oh, okay. Saan mo na-meet to? Dating apps or? No, kasi siya, may party sa office namin. Mm-hmm. And then, ginanap siya sa isang... Sa hotel siya sa Cubao. And then, hindi lang kami yung nagpa-party. Kumbaga, sa kabilang room, may ibang event din. Mm-hmm. So, ayun, sa labas, syempre, lumalabas-labas kami, nag-yossi, nag-ismo. Yeah. So, ayun, may nakita ko isang afam doon. Okay. Tapos? Nag-gate crush kami doon sa nila. Sa party nila. Sa party nila. Diba? Eh, kasi medyo yung target kong afam, medyo tipsy na siya. Target talaga yun. Di ba? Anong nationality na itong afam na to? American daw siya. Ah, okay. So, na-chika-chika mo, parang, is he young or parang daddy na ba to na? Young. Mas matanda ako. Wait, ah, okay. Nasaan pa lang okay. Siya, 19 years old. Ah, okay. So, anong ginagawa niya dito? Hindi ko na siya tinanong kung kasi nga, iba na yung... Ang harap ko na nung time na yun, medyo tipsy na din ako. Ah, okay. Tapos, kwentuhan, landi-landi lang. Tapos, tinatanong ko kung saan siya nag-stay. Mm-hmm. Kasi yun, somewhere in Cubao lang din. Okay. Umaga kasi dun yung nila. May nangyari ba sa inyo? I mean, did you go to his place or... Yeah. Ah, okay. So sinama ka niya or after ng party? Nag-check-in. Ah, nag-check-in kayo. And then... Oo. So 19 years old to. And then American. And then, na-check-in mo. Sa hotel? Sa Sa Cubao din. Siyempre dun ka na sa malapit. True, oo. You know? Yeah. May mga friends ka na nakakita or alam nila na... Nabuki mo nga to si... Yung mga kasama kong friends, may alam nila. Ah, okay. Kasi tsaka yung iba, nagtataka na rin. Ang aga ko nawala. Kasi sa amin okay. Kasi pag party sa office, tinatapos ko talaga. And then yung event na yon. Okay. Nagulat sila, bigla akong umuwi. Bigla akong umalis. Oh, ito na. Oh. So ito na, nasa hotel na kayo. So ano nangyari? Like, ikaw yung nagbayad and all? Oo, ako yung nagbayad. Ayan na. So nasa room na kayo? Kung nasa room na kami, ang weird. Bakit? Gusto niya. Naloko talaga ako, promise. Oh. Gusto niya siya yung nagsasak. Ah, okay. Gusto niyang... Ah, my gosh. Bottom siya. Or, hindi, actually, hindi naman siya... Actually, pagiging bottom kasi kailangan ikaw yung papayag na ma-penetrate, eh, di ba? Pero, may mga tops naman na nagsasak sila, no? Hindi, nagulat lang ako kasi expected ko ako yung babae dun sa eksena na yun. Okay, so blinojob ka niya. And then, what happened? Ayun, blinojob ko na. Blinojob mo rin. As in, oo, tapos... Ewan po kasi super tipsy niya kasi hindi siya nilabsa. Yeah, paglasing na lasing niya, no? Okay, so hindi mo natapos. And then, did you go hindi all the talaga. Way? Nag-anal ba kayo? Or? Hindi na. Ah, okay. Talagang tinapos lang namin yung oras doon. Ilang tapos, hours? Like 3 hours lang? 3 hours. Ah, okay. So that's it? That's it. Medyo malungkot siya actually. Pero wala kang picture na ito, itong guy na ito na na-meet mo sa hotel na blinojob ka? Wala. Yeah. Kasi nga, mabilisan lang. Ang gusto ko nun, waka-score na. Okay, yeah. Alright. Pero may naging jowa ka na bang fam or anything na wala. Parang naging serious? Wala. Wala. Okay. Wala. Puro lang talaga. Haro. Ano yung mga ginagawa mo ngayon to entertain yourself or probably para hindi ka ma-bored, makakope with the situation? Sa So social media. Okay. Nakipag-chat ako. Dating apps and all. Okay. Actually, sa Twitter, madami. Ah, yeah. May mga naano ka? May mga na... Curious kang kasi ako kasi masyado akong kinikilig. Like, ilang afams na ba yung mga na-date mo or mga na-booking mo? Karamihan talaga, from US. Americans, okay. Kasi mga sa BTO. Actually, late na ako naka-experience.
sa Apang. 2017. Ah, okay. Doon ako nag-start. Doon ka nag-start. Okay. And o, oh, diba? Oh, may mga kanya-kanya naman tayong season ng Kalandian, diba? Oh. So, yung 2017, doon ko na nag-start. And then, parang, mas na-enjoy mo. Kasi yun, sabi mo, mas accepting nga sila, mas accommodating. Saka, mas, hindi sila ma-arty. Yeah, mas, walang, mas walang sweet. Presyo, tiyari. Yeah. walang bagat. Okay. So, ano yung mga pinaka-unforgettable na experiences mo with foreigners? Sa ano? Una-una, syempre, sa Boracay, yung unang-unang Boracay. Ah, yeah, given naman ng Boracay. Oh, talagang sandamakmak dyan. Okay, so... Yung sa Boracay, aksidente lang yun. Hindi talaga, kumbaga wala akong planong bumukin. Gusto kong parang, kasi nga first time ko eh. Wala kang plano, pero may mga hinahunting ka na, di ba? Oo, pero may... di ba, may mga afam hunting ng ginagawa mo dyan. Siyempre, beach yun, di ba? Ang gagawin mo doon, di ba? You were with your friends tapos, or ano? Yeah, with my friends. Buti nakakabooking ka na may mga kasama kong friends. Kasi ako, if I'm with a group, it's very hard for me to actually like flirt or kasi syempre nakakahiya or parang inisip ko if ever na ma-reject ka or if ever man na umalis ka bigla, alam mo yun, magiging chismis siya, di ba? So, hindi ako kasi mas malakas loob ko kasi especially, hindi lang naman ako yung bubooking nung kumbaga lahat kami may booking. Okay. With the same type of people. Ano kasi, okay. May grupo kami. Booking, ano to, hunting group. Pero yung time na yun, wala akong bala. Kumbaga gusto kong pumarte lang since first time. Yeah. Kasi, so ayun, yung pinuntahan namin yung bar na yun. And then, meron dun isang afam na ang ano niya, medyo, ano ba ang tawag? Actually, pinost ko to sa Instagram ko. Pinakpan ko lang yung mukha ko. Oo. I-send mo nga sa akin yung picture. Sige. Kaya ito. Alam mo ba, nakasave lang siya sa cellphone ko. Kasi, may mga ano ka, proof of purchase. Ayan. Okay. Kita mo. Ayan. Ay, jackpot. Gwapo. Talaga kung makayakap ka naman dito. Like, pero sayang to. Kinabukasan wala na, hindi na ako nag-contact or nag-meet. Hindi na. Kasi nung, yung ayan, yung kinabukasan, flight na namin pabalik ng Manila. Ah, okay. So talagang one night stand lang siya. Pero as in super one night lang. Tsaka nung pagkagising ko, bumalik din nga ako agad sa hotel. Kasi nga naloloko sila, wala ako doon. Yeah, okay na yan, at least natikman mo, 'di ba? And then may may remembrance. Yeah. Full package. Fairness, yeah. Tapos ayon, ano ba ang tawag dito? Nasa bar kami, tapos andun siya, Mr. Friendship siya. Okay. So lahat ginigreet niya, lahat inaano niya. Tapos, bagong dating kami yung time na yun. Tapos, ang gaslaw namin. Kasi nga, ano yung nag-bar hopping kami sa Boracay. So, medyo nung nakapunta kami sa bar na yun, medyo tipsy na lasing kami. Lasing na. Kakasaya, kakaharot. Who made the first move? Siya. Sabi niya, can we kiss? Tapos, kinis niya ako sa lips. So, naloka yung mga tropa ko. Wow! Cool na! Jackpot! Sin ganon, promise. And then... Kahit ako, nagulat ako. Oo, okay. Sabi niya, can I kiss you? Tapos, ayun na, binakuran ko na. Andun, parang, eto na to. Yeah, true. First time ko nga kasi, parang sabi ko. Ah, okay. Na-affam. Okay. Actually, ano to? Diba, party? Nakuha ko na yung number niya. Tapos, doon lang kami sa bar na yun. Mm-mm. Tapos na kami mag-party. Nakauwi na kami sa hotel namin. Nakapunta na kami. Tapos, nagulat sila. Pagising nila ng umaga, wala ako doon. Ah, kasi ano ka na, so, bumuking ka na. Andun ako sa room ng guy. O, ano nangyari? So, when you got there, dun sa room niya... Feeling ko babae ako. Ah, ginawa kanyang babae. Oo, andun ko. First time naramdaman na parang babae ako. Kaso, ano, medyo nag-worried lang ako. Bakit? Kasi, ano, we didn't use protection. Ah, okay. Gaga ka. So, kasi nga, oo. Mm-hmm. Pero nagpa-check naman ako after ilang months. Okay naman. Pero at least, diba, sometimes talaga may mga ginagawa kang katangahan. Pero we live and we learn. So what happened there? So after that night, wala na. Like, wala na. Okay. So that was the first experience mo. Pero ito ba yung first sex mo rin? Or parang ano? Nangyari? Hindi naman. Okay. First, pero sa AFAM. Wala AFAM. Okay. Buti kinaya mo, no? Like first? Hindi. Actually, hindi naman siya. Average lang naman yung size naman. Okay. And then, ano yung mga next na? Ano yung pinaka parang interesting or ano yung pinaka parang unforgettable experience mo with? Yung unforgettable ko sa ano? Kasi nag-US ako noong 2017. Mm-hmm. Tapos, nagpunta kaming ano, sa Hollywood. Meron doon isang street, ang ano yung tawag doon, West Hollywood. So, okay. Nandun lahat ng mga gay bars. Ah, okay. Lahat ng mga stripper.
So, actually, yung pinsan ko yung nagdala sa akin doon. Tinuri niya ako. Okay. Kumusta yung gay scene doon sa West Hollywood na yun? Like, parang sa streets or mga sa bars? Ano, sa bar. Okay. Talagang bar hopping. Tapos, halos lahat ng bar may stripper. Talagang buffet. Oh, okay. So, paano yung experience mo naman doon? Meron doon isang stripper talaga na ano, as in, kinuha ko talaga yung contact. Ako talaga... Actually, friend ko siya sa ano, friend kami yun sa IG, na hanggang ang kinachat ko pa rin siya. Ah, talaga? Mm-mm. Kasi hindi na siya stripper. Nagbalik loob na siya. Ah, okay, okay. Pero ano ito, nag-hotel din kayo or dun lang sa bar? Sa room ko talaga. Mm. Kinala ko siya. Ah, kinapawisan ako dito. Pero ano to, parang bonggang-bonggang all the way talaga to. Like overnight, yalor. Mm-mm. Ah? Bonggang-bongga. Tapos hindi, ang nakakaano kasi, diba, may nangyari sa mga first night. Uh-huh. And then, second night, pumunta ulit siya sa hotel. Ay, nag-enjoy si ano. So, around to kami. Ikaw na talaga yung binalikan. Like, patingin ako gano'ng kagwapo tong guy na to. Patingin, check, saan mo nga sa akin yan? O, eto. Ayan. Check, okay. Ayan. Ay, parang Carlos Agassi, no? Oo, maliit lang siya, pero ano, sarap-sarap. Pero ano to, stripper siya, nagpabayad siya, or what? Hindi, wala siyang ano yan. Kasi nung kinuha ko yan, tapos, kasi tinapos namin yung ano. Yung set kasi nila. Kasi nung umalis kami sa West Hollywood, as in talagang pasara na sila lahat. Ah, okay. Mga what so, time yun? So, yung time na yun, mga ano na, ang aga na nun, actually magsisix na yun. Ganun katagal yung mga, magsisix na ng umaga. Eh, may abs. Jackpot. Like, laban yun, promise. Oo. Anyway, congrats, di ba? Like, I mean, you represented the Philippines well sa international arena. So, representing did you make us proud? Yes, of course. Nag-perform did, ka? Diba? Ayan. So, title. Sorry na, ang dumi ko. Just keep in mind, Ted, that whenever you sleep with people of, you know, a different race, you are representing the Philippines, so please yeah. Perform well. Kasi dala-dala mo yung bandera natin, di ba? Yun din yung nasa isip ko lagi. So, kailangan mo tayong ipapahiya. Laban. All dapat right. Laging laban. Perfect. So, congrats again. Like, oh na, talagang dami niyang abs, ha? Like, ang weird nga yun, yun, kasi nung una, kala ko, parang chat, kasi nagulat ako, nag-reply siya sa chat ko. Sa IG. Tapos IG pa yun, di ba? Parang, yeah. Sa IG, bihira naman yung, para kasi yung IG ko, bihira ako maka-encounter ng mga ganyan. Uh-uh. Tapos nung chinat ko siya doon, nagulat ako nag-reply. Tapos binigay ko lang yung address ng hotel ko. Okay. Perfect. So, parang ayoko na nga umuwi na yun. Mm-mm. Bukod sa Americans, may iba ka pang nationality na natry. May natry akong black. Ah, black. Okay. So, totoo ba na pag black, like super dark talaga? Or... Sobra. Kaya na, honestly, natakot ako. Kasi like, nag-attempt siya na i-bottom ako. Hindi talaga, ayoko. Kasi ayoko umuwi ng sakang, parang gano'n yung sa isip ko. So, pili mo ilang inches or... Siguro mga nasa 10 yun. Kasi nabubulunan ako eh. Basta parang pinagbanat na banat yung bunga nga ako nung time na yun. And then here in the Philippines, wala ka naman nung mga... No, so far ito, since naka-pandemic nga tayo, more on chat-chat na lang or anything. Chat-chat lang. Kasi ano yun, nakakatakot din lumabas ngayon. Exactly. Mm-hmm. So, Pinoy, no deal ka na talaga for dating Filipino? Hindi naman. Oo, pero kasi, mas na-enjoy ko sila. Kasi siguro package yung katawan, gano'n. Yeah. And then, feeling ko naman, with your very loud personality, kasi feeling ko mas match nga sa yung foreigner. Kasi kapag here in the Philippines, pag very flamboyant ang gay, di ba? Parang, hindi siya gano'n. Hindi nila masyado. Yeah, like, there is discrimination within the gay culture here in the Philippines. So, iba rin yung personality nila, di ba? Very, very, very caring and very sweet. So, yeah, I understand na kung bakit parang afam yung hinahunting. And then, ako rin eh, sabi ko nga, parang mas okay pa na maging baka ka sa New Zealand kasi maging tao dito sa Pilipinas with, you know, the with all the bullshit that's going on yeah, right totoo. Now dito sa country natin. So, parang, ako rin iisip ko, parang yun yung escape plan na ano, parang sana makahanap ka ng someone na parang who will take you out of this hopeless place and then you will build a family somewhere or you will get married in another actually, country. Actually, ano, pangarap ko yan, sabi ko, pag halimbawa, talagang pag gusto ko talaga mag-family, pag gusto ko sa AFAM, kahit girl,
Ay, talaga. Maganda naman yun. Ah, okay. So parang ano, kinoconsider mo pa rin pala talaga na ano, you're planning to, you know, get married. Pero dapat ano nga, kailangan dapat asa. Kailangan, okay. Para okay. Maganda naman yung magiging produkto. But, you know, kumukonti yung market, especially right now, that, you know, traveling is very hard to do, yeah. And yung mga dating apps ngayon, I mean, you can probably just talk overnight and then tomorrow, alam mo yun, iba na naman. Nakakaparanoid lumabas ngayon. Yeah. Kahit mag-grocery ka lang, parang takot na takot ka dumikit sa mga tao. Exactly. Kahit naka-protective gear ka naman. Yung mga sinasuggest nga nila na parang if you're going to have sex, kailangan mag-mask or whatever. Like, imagine paano, di ba? Paano ano gagawin yung dog style na lang kayo? So... Kasi hindi kayo pwede mag-missionary. Like, syempre mamaya maubuhan mo siya or iniwala ng kissing. Like, naka-face shield. Paano yun? Paano katutupa? Di ba? Like, actually, ang daming challenge. So, right now, just focus on what's important. You know, keeping yourself and your family safe. Napaka-uncertain talaga ng moment ngayon. Pero yung mga kalandian na ganyan, like, yeah, pwedeng virtual muna, you know, just to have a diversion and para alibin mo na yung sarili mo. Like, or yun, mga porn-porn na lang sa Twitter, yung mga altar. Appreciate you sharing your story, Ryan. And if ever man may mga bago kang mga sexcapades or anything, if ever na you're gonna be successful kaya, finding the right one. Sana matapos na itong pandemic. Yeah, if aura, di ba? Exactly, no? So, thank you for being part of the show and then you take care. Thank you so much. Bye-bye, be well. Bye-bye. Okay guys, so that has been Ask MA the Podcast. Thank you so much for being with us. And again, if you want to be part of the show, go ahead and share your stories, ask me some questions or advice. Just message me on my Facebook, Twitter, or Instagram at MABuendiaHD and I'll give you a call. I love you for listening and let's talk next time. Bye!